Orasyo Emperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap na sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ningapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat, dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Panginoon si Ginoong Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang verbo ay nakatawang tao. At tumira sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Maria, Ina ng Diyos, na kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa
ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa maling pagpakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulhatian sa langit alang-alang kay Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong tagapagdiwang ay si Reverend Father Melchor Andaya. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos ang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong unang linggo sa karaniwang panahon, sa araw na ito mapapakinggan natin ang pagtawag ni Jesus sa mga unang alagad. At tayo rin ay tinatawagan ng Panginoon upang sumunod sa Kanya at magpahayag sa ating mga kapwa tungkol sa mabuting balita. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim sa Fim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroboam at apo ni Eliu, na anak ni Tohu at apo ni Suk na Ephrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng anak ni Eli na sina Ophni at Phinehas bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, "Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain. Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng papuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwing ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan,
Si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pasimula ng karaniwang panahon, napakinggan natin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang alagad. Sa unang dinig, parang enumeration ng pangalan ng mga alagad na kilala naman natin. Pero nais ko kayo anyayahan na tignan sa mas malalim na pagtingin ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam ni Jesus yung mga kapintasan ng kanyang mga taong tinawag. Si Jesus, alam niya na darating ang panahon na ang mga alagad niya ay panghihinaan ng loob, matatakot, lalayo, magdududa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, tinawag pa rin sila ng Panginoon. Sa kabila ng hindi pagiging perpekto, tinawag pa rin sila ni Jesus para sumunod sa Kanya. Ang ibig sabihin, ang pagpili sa mga alagad ay kailanman hinding-hindi pagsisisihan ng Panginoon. Tayo rin ay pinili ng Diyos at kailanman hindi siya magsisisi nang tawagin niya ang bawat isa sa atin. Walang regrets sa Panginoon. Hindi siya magsisisi na tawagin at sabihin ng iyong pangalan at anyayahan ka na sumunod sa Kanya. Yung pagtawag na iyon ng Diyos ay maaari nating i-extend sa ating pamilya, sa mga mag-asawa. Kung papano pinili ninyo ang isa't isa, gayahin natin yung pagpili ni Jesus sa atin. Sasabihin ng asawa sa isa't isa, hindi naman ako nagsisisi na ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. At iyon yung mabuting balita. Sasabihin sa mga anak na hindi kayo nagsisisi na sila ang inyong maging mga anak. At iyon yung mabuting balita. Kung papano tayo pinili ng Diyos para maging Kanya, ine-extend din natin yung pagpiling iyon ng Panginoon sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa bawat isa sa atin. At iyon yung magbibigay sa atin ng pagpapasensya, no? Na sa tawag ng Panginoon, kung siya ay mapagpasensya sa atin, tayo rin i-extend din natin yung ganong kagandahang asal sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Dahil kailanman, hinding-hindi magsisisi ang Panginoon nang bigyan niya tayo ng buhay nang tayo ay kanyang piliin para sumunod sa Kanya.
Naalala ko yung isang retreat ng grupo ng mga pari, no, sa lawa ng Galilea, no? Ang sabi nung isang taga roon, no, ang pagiging pari ay isang biyaya na nagmula sa Diyos, at si Jesus ay kailanman hindi niya pagsisisihan ng isang tao na hindi perpekto ay tawagin niya ring bilang kanyang maging pari. At gayon din sa bawat isa sa atin. Kahapon, pinagdiwang natin ang pagbibinyag sa Panginoon, at tayong lahat na binyagan ay nakikibahagi rin sa pagkapari, pagkapropeta, at pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo rin ay hindi pagsisisihan ng Diyos nang tayo ay kanyang tawaging bilang mga alagad. Sa Ebanghelyo pa nga ni San Lucas, doon ipinapakita na minsan ang mga alagad matapos pumunta sa dagat sa lawa ng Galilea, parang walang nahuli, no? At nakita niya doon si Pedro, no? Tinawag niya pa rin si Pedro, no? At sinabi kay Pedro na gagawin kitang mamalakayan ng tao. Ang sabi ni Pedro, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Lumayo kayo, Panginoon, dahil ako'y hindi karapat-dapat. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan, sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat, pinipili at pinipili pa rin tayo ni Jesus para maging Kanya. Kaya sa buhay nating ito, ito ay itinalaga, pinili ng Diyos para sa atin. At nawa, ma-appreciate, no? Ma-appreciate natin yung ating pagtawag, yung ating calling na nanggaling sa Panginoon. At kapag naisabuhay natin yung ating calling, yung ating mission sa buhay na ito, doon natin makikita na tunay ang pangako ni Jesus, tunay ang kanyang salita, tunay ang kanyang mabuting balita para sa ating lahat na pinili at kanyang minahal. Sa pagkapatuloy na ang ating banal na misa, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil pinili niya tayo sa kabila ng lahat. Panalangin ng bayan. Bilang bayan na hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakhaya ng mga tao, naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at siyaong mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sa katahimikan ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating iba pang mga kahilingan. Panginoong Diyos,
Gawin mo kaming karapat-dapat na isakatuparan ang alinmang gawain na nais mong gawin namin sa pamagitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwaslong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis naming Santo Papa at ni Francisco naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tinawag at pinili tayo ni Jesus, sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin itinuro niya. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, makasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi na inihahayag ng aking puso na ibinaba ng karalita at kawalan at kabanalang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal. Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inilalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang dulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin.
Halina, Panginoong Jesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga taong maglalakbay, nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, gayon din sa pagbabasbas ng mga imahen, rosaryo at mga dasalan. Ang mawaing Diyos nawa na pumili sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ang mapaghimalang Birhen ng Antipolo, ay igawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa, pag-iisip at katawan. Ilayo kayo sa lahat ng panganib at kapahamakan, saan man kayo maglalakbay at magtutungo. Palakasin niya ang pag-asa ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, lalo na ang mga pinahihirapan ng COVID-19 virus. Palakasin din niya ang pananampalataya ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng pag-iisang dibdib ngayon. Pag-alabi nawa kayo sa pag-ibig at paglilingkod sa kanyang pinakamamahal na simbahan. Igawad din niya ang pagbabasbas sa lahat ng mga imahen, larawan, rosaryo, mga dasalan at lahat ng kasangkapang nakakabanal upang makatulong sa inyong kasalukuyang pamumuhay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa tungo sa buhay kabanalan at maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain at ingatan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Malayo man ang pinagmulan, susungin ang lahat. Hindi matatakot maging pagsubok man, pagkat ikaw ang aming gabay. Mapagod man sa paglalakbay, ito hindi iindahin. Sabay-sabay dumadalangin, naway kami makarating. Patron ng Antipolo, patron naming naglalakbay. Patron ng kapayapaan, mapasa amin ang pag-ibig mo.